Hello, architribes and friends. Kumusta kayong lahat? It's Saturday. It's my time na para mamili sa labas ng supply. Kasi wala na kaming pagkain. Extended na naman tayo hanggang May 15. At habang may quarantine, tuloy-tuloy din tayo sa pagbibigay ng konting information at kaalaman. This is about minimum requirements ng fire code. Specifically for residential. So, tara, biyahin na tayo at pag-usapan natin. Alright, number one, sabi dun sa fire code, for dwellings daw na may more than two rooms, kailangan ng dalawang means of egress or exit. Okay? So, ibig sabihin, bahay ito, hindi ito yung mga room for rent or yung mga studio type. Sa mga ibang bahay, di ba, meron tayong main door na pwedeng gawing means of exit, tsaka merong service door. Paano yung mga bahay na tight yung mga lugar, kagaya nung naka-firewall ka palibot, tapos sa likod, bahay din. So, ibig sabihin, walang service door. Pwede pa rin, ang sinasabi naman, two means of egress. Hindi naman sinabing door lang. So, pwedeng main door, tsaka isang bintana. Yung bintana, baka naman yung sobrang liit na bintana, hindi kasya yung tao. So, hindi din siya considered as means of egress, okay? Teka lang, withdraw muna ako. Isa pa sa provision na sinasabi doon sa fire code is walang room na intended for sleeping or living is accessible sa pamamagitan ng ladder or di kaya folding stairs, okay? Naalala ko, isang case na nakita ko, meron silang two stories na bahay, okay? Tapos, nag-decide sila, nagpadagdag sila ng another floor, so naging 3 stories, tapos pinaupahan nila yung third floor. Kaso, ang means of access, gumawa sila ng spiral na staircase dun sa balcony, paakyat sa third floor. Masyadong delikado. Okay? Kasi, pauupahan nila, isang pamilya ang titira dun sa third floor, tapos, spiral staircase yung ginawang access stairs, tsaka maliit pa. So, hindi yan ang ubra pagdating sa means of exit in terms of emergency. Common sense na lang. Talagang mahihirapan, okay? Yun. Bawal yun. Okay, nasa na tayo. So, tuloy natin. Okay, number two. For sleeping rooms, kailangan meron siyang isang bintana na pwedeng ma-access or pwedeng mabuksan from the inside. Okay? Kasi may mga bintana na tinataltad natin ng grills at hindi mabuksan kasi ang purpose natin para hindi manakawan, di ba? Pero actually, delikado yan. Marami na akong nabalitaan or nakita na naging fire trap yung mga ganung klase ng bintana na walang hindi nabubuksan, naka-grill siya. So, it's very, very difficult, especially sa mga panahon ng sunog or emergency. Nalala ko, may nabalitaan ako na tanghaling tapat na susunog. Nandun sa may bintana yung tao, hindi siya makalabas, hindi rin siya matulungan. Kasi walang means of opening. Tinitingnan lang siya ng mga tao na nauupos na parang kandila. Grabe, no? Kaya kung meron tayong bintana, kailangan nabubuksan ito, okay? Hindi rin pwede yung mga bintana na mga nakapadlock kasi paano kung biglang nawawala yung susi? So dapat mabilis itong mabuksan in terms of emergency. Tapos meron ito siyang minimum dimension, okay? Ang purpose nito, kayang daanan ng tao. Minimum dimension niya is 0.6 by 0.8. Tsaka yung height niya is 1.2 meters from the finished floor. Baka naman sobrang taas na kailangan pa niya maghanap ng hagdanan. Segundo ang pinag-uusapan natin sa mga ganitong emergency. So, kasya yung tao.
At hindi mo na kailangan ng mga susi or mga kung ano-ano pa, hindi trap, okay? So yun. Next, doors naman. Okay, pagdating sa doors, doors for means of exit, minimum niya is 0.70. Okay? Kaya minsan yung mga service door natin, exit doors, 0.70. Huwag tayong maglagay ng 0.60 kasi hindi siya pasok sa fire code. Okay, next is yung mga bathroom door locks. Kung mapapansin nyo, yung ibang mga bathroom door, walang susi. Pwede siyang mailock sa loob, pero pwede siyang mabuksan from the outside na kahit ano lang yung itusok mo. Ang purpose niyan, kasi halimbawa may mga bata ka, may mga maliliit na bata, or mga matatanda, na in case of emergency, nakalock doon sa loob, pwede mo siyang mabuksan ng madalian. Okay? Na tusukin mo lang ng kutsilyo, mabubuksan siya. Hindi na siya kailangan ng mga susi, kasi yun nga, pag mga nawawala yung mga susi, mahirap yun. So, meron ganun na door locks na pwedeng mabuksan from the outside. And isa pa, naalala ko lang din, kailangan pala pag may mga sira sa mga pintuan, sa mga locks, I mean, paayos nyo na kaagad. Experience ko, maliit pa yung anak ko, 1-year-old pa lang. Pumasok siya dun sa room. Tapos, nailock niya. Eh, sira yung ano, yung door lock, yung doorknob, sira. Nag-iiyak na siya noon kasi hindi na mabuksan eh, kasi sira eh. Grabe, inaabot ako ng isang oras, sinira ko yung pinto. Pawis na sa loob ng room. Delikado yun, pag in terms of mga emergency, hazard siya. So, pag may ganun na may mga sira kayo sa lock, sa mga pinto, ipaayos nyo na kagad, huwag na kayo maghintay kasi tayo, ganun tayo, diba? Manana habit. O, sige, saka na lang. Pero oras pala ng emergency. Okay, what else? Interior finishes, especially sa mga partition natin, highly combustible, nakalagay sa fire code yung mga lawanit. Ano ba yung lawanit sa, ano, sa English? Hindi ko alam eh. Fiberboard? Not sure ha, pero basta lawanit, alam niyo na yon. Highly combustible yon, mga sawali, of course, yung mga pawid, di ba? Category siya ng very high hazard material. Masonry, concrete, tsaka surprisingly drywall, ito yung mga fire resistive materials. Okay? Ibig sabihin, kaya niya mag-resist ng fire. Okay? So, simento, CHB, tsaka drywall, medyo safe siya para sa ating mga bahay. Okay? Tsaka, yung pinaka the best na i-advise ko pa rin, last but not the least and the most important, kumuha kayo, mag-consult kayo ng electrical engineer para dun sa mga electrical wirings nyo. Okay? Kasi hindi pwede yung mga turuturo na sabi na, kaya yan. Marami akong experience na yung mga DIY electrician na dun sa ginamit namin, ganito, kaya naman yan. Huwag kayo magpapaniwala sa ganyan, okay? Hindi mo alam, dagdag ka ng dagdag nung gamit mo or mga, yung mga appliances mo, pero yung total load ng bahay mo, total load ng electrical load, I mean, ng bahay mo, hindi kaya. Tsaka yung mga wiring niya, hindi kaya, okay? Consult a duly licensed professional electrical engineer kasi oras sa mga sunog, mga faulty electrical wiring, yun talaga yung pinagmumulan. So, di bali na magbayad kayo kaysa naman sa nawalan kayo ng mahal sa buhay, nawalan kayo ng property, okay? So, yun yung mga practical tips na na-advise ko sa inyo. At maraming salamat sa panunood dito sa channel ko. At andito ako sa groceries. Medyo walang pila masyado. Pasok na ako, okay? Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, alam nyo na, please subscribe to my channel, comment ka sa baba, like ka na rin, share mo na rin para sa kalaman ng nakararami. So maraming salamat sa inyo, God bless sa inyong lahat! See you next time!